shout out, Attorney Aboy. Good evening sa iyo. Kapatid, magandang gabi sa iyo. Medyo na late, maraming ginagawa, maraming pinagkakabalan. Please share sa mga ano, mga groups niyo, sa mga communities niyo. Para ho ano, pastor, mga kapatid, pa-share natin para maraming makapanood at maraming mag-ano, makasubaybay do sa aral na mapupulot natin ngayong gabi para ma-ano, makapulutan ng aral ko. Hoy mga kapatid, pa-share sa mga communities, pa-like, pa-subscribe sa mga hindi pa nakaka-subscribe kay Shemby. Andito na yung mga kapatid natin na nabiktima ng cash trap. May follow-up sila. Sabi ko, dito na ako tayo mag-ano. Para makapulutan ng aral kung ano man yung mga ano. Para isang discussion na lang din, di ba? Sakto yung title mo, update. May update sila. Fitz Rumingan, kapatid, AMCL, Ana Manguma, Tati Rosana, Michelle Santos. Please share sa mga ano, mga groups nyo, sa mga communities nyo. Para ho ano, pastor, mga kapatid, pa-share natin para maraming makapanood at maraming mag-ano, makasubaybay do sa aral na mapupulot natin ngayong gabi. Ayun, ayun. Thank you, thank you. Ayan. Andreas, hello. King Ermin. Ayan. Si pastor, si kapatid na B, ito si Shemny, isa ho sa mga kapatid namin sa United Talino Warriors. So, good evening po sa inyo. Ayan, si Takero. Andiyan na si Taki. Si Jay sa atin. Oh, si Taki. Sa Club Buhay. Maganda gabi. Ang malupit na si Takero. Yan, andiyan na ho. Andiyan na ho. Naku, hindi nyo pa nakikita si Shemny. Oye, i-follow nyo si Shemny para makita nyo kung mas kung gaano kalulupit yung mga kapatid ko pagdating sa vlogging. Yan. Yung follow niya lang. Ayan. Ang dami natin. Ay, tika. Ilan ba yung Takira? Ilan ba yung pwede dito? Sampo? Hindi. Marami. Ano to? Zoom to, di ba? Zoom. Ayan. Marami to. So, ilan na tayo? Sampo. 33. Maganda. And counting. Po. Hoy mga kapatid, pa-share sa mga communities, pa-like, pa-subscribe sa mga hindi pa nakaka-subscribe kay Shemby. Yan, kay Kemelo. Si Boss Mike nasa baba. Yan. Shout out sa inyo si Boss Mike. Actually, okay. May update sila kapatid sa nangyari do sa NBI, do sa mga final nuts and regarding do sa cash trap. Tsaka kay, ano pangalan ng uhugin, nung pogin yun? Pag-alan nung sa cash drop, dami kasi, dami ka. Bakit ba nagsulputa ng mga scammer? Nakawala na ako sino-sino sila. Isay? Di, ano kasi. Actually, alam mo, nagulat din lang ako kasi nag-start ako dun sa ano. Nag-start ako dun sa SEC na ano, advisory. Kasi ang dami pala talaga nila doon. Tapos nung in-open natin yung page ng... Attorney Aboy? Yes, sir. Shemny, narinig niya ako. Good evening. Okay. Malinaw. Nga pala. Ano pala may packet na nakuha kasi may gusto lang itanong kay Attorney Aboy kasi siya ata yung parang apply ng cash drop. And then, ngayon... Tatawag akong backup. Puta kayo. Okay. Tira. Ano? Papatay. Nahulog ako. Ito problema ko, eh. Pagsabi. Ito nga pala. May packet na ako. Wala naman siyang gustong tulong ng UTW. Ano lang. Advice lang. Kasi nga, recruiter siya ng cash drop. And then, yung na-recruit niya, pumunta silang pulis. And then, pinaano siya. Pinabahin sa kanya yung 50,000 ata. Parang ganun. Gusto niya lang advice lang. Advice lang. Bakit tingin ko, ha? Sige, boss. Okay lang. Wala akong problema. Sige.
Ay, good evening nga pala sa mga nasa itaas. Alam mo naman ang UTW yan talaga pa kay. Yeah. Anyway, simulan na natin. Kina Pastor, kina Kapatid na Bricks. Ano? Talaga. Kapatid na Takeru ha, unahin ko muna sila. Sige. Para ano. Sino may update natin? Sige. Oh, magandang gabi, no? Attorney. Kasi, yun na, nabanggit ko sa inyo. Apo. Malinaw ba? Okay na po. O, kasi nabanggit ko kanina na... Okay na sa akin. Okay. So, nabanggit ko kasi kanina na yung isa nga okay. Sa ating kasama ay naggaling nga doon sa NBI kanina para mag-follow up regarding doon sa na-file na case laban doon sa ating pinag-usapan. So, mas maganda kung atin siyang mapakinggan kasi para makahingi kami ng advice mula sa inyo kasi sige, mga first timer to kami eh. So, pakinggan siguro namin kasama. Oo naman po. Sige po. Sige po. Okay. Mr. Piscal, andyan. Good evening sa inyo. So, sinong mag-ano? Si Bricks. Si Bricks. Hello po, hello po. Magandang gabi, sir. Ano yung update natin sa NBI? Yung sinenda rin po yung ano ko yung update ko din, sir, sa group. Sige, narito na lang ulit, sir. Opo. Kasi sabi ni Sir Agent Marasigan po yung nakausap namin sa NBI. Hmm. Pinapili niya po kami dun sa long process tsaka dun sa short process po. Sa shortcut po. So yung long process po is dadaan po ng... ano ng process po sa pina ganun tapos sa tapos hanggang pa prosecutor po yun po yung long process abutin daw po siya ng approximately 75 days pero kapag sa shortcut naman po ano sa diretso na daw po kami ng prosecutor pero magpa-file daw po kami ng individually para mas mabilis daw po yun kaso lang po mag-isa po kami magpa-file yun po yung advice niya sa amin. Tapos, yun po yung gusto niyang ipating nung time na yun, sir. Hindi ko, ang sabi niya, sir, ang pwede namin daw i-file dun sa mga nag-scam sa amin is, ano po, syndicated estafa po, tsaka yung isa rin po is violation ng Cyber Crime Act po in violation of Article 315 daw po. Yun yung sabi niya po. Sabi daw po, estafa. Okay naman, opo, okay naman daw din po yung ano namin sir, yung affidavit namin tsaka yung mga evidence namin. So, pwede na po kami dumiretso daw po sa prosecutor. Yun yung po yung advice niya, sir. Alam mo, Boss Briggs, napakaswerte niyo. Gusto ko munang i-welcome, Kapatid Ashemi. Nandito kasama natin ang kagalang-galang na piskal, si Piskal Haji. Piskal, magandang gabi po. Maraming salamat sa pagbisita niyo sa amin. Good evening. Shout out sa inyo. Good magandang gabi. Attorney Haji, magandang gabi. Piskal, wala yata ang ano. Pinapadag ko kaya. Yung mic wala. Nakamute ka yata. Or hindi ka naririnig, Piskal? Okay naman. Baka medyo malayo lang. Hindi, wala akong naririnig talaga kay Piskal. Pinapadag ko kaya yan. Hello? Okay na. Haji. Ayan, yun, sakto, Piskal. Yeah. Magandang gabi. Okay na. Narinig mo yung tanong, Piskal, sakto para sa'yo yun eh. Alin, ganun din yung ginawa kong affidavit doon sa mga ng tulong. Ganun na din yung format. Yun nga lang, I will advise against doon sa individual filing. Individual, hindi, okay lang sana sa individual filing sa NBI. Kasi ganun talaga eh, individual filing. Ang magko-collect at mag-aasikaso, ang magko-connect ng dots is yung mga NBI agents po. NBI agents. Plus, tama po, Piskal. In relation to cybercrime yan, apo. Kailangan nyo yung masettle. Otherwise, mag-dismiss yan. Yeah.
Fiscal kasi ang parang conundrum or parang problema nila. Ang advice daw kasi which is sad, which ano, saddens me, ha. Gusto nga makausap yung ano, yung agent. I'll make time para makausap po si agent para sa agent. Ang nakakalungkot lang ho para sa akin is tama ho yung advice ni Fiscal. I agree with the advice of Fiscal that individually or parang as a group mag-file tayo sa NBI kasi sila yung mag-collate para ho for one specific purpose maging non-bailable crime siya ng syndicated estafa at saka large-scale estafa. Kasi ho, pag individual filing niya sa Fiscal niya, katulad ng pinopropose ni Agent Marasigan, eh hindi siya papasok sa ano, marami siyang counts, pero hindi siya magiging syndicated or large-scale estafa. Oho. Simple estafa lang siya, tama ho si Fiscal. So, if I were you, tutuloy-tuloy ko is, and sila ho magpa-file nung kaso para sa 9 bailable crime of syndicated and large scale estafa. Tama Fiscal, ano, the two can ano concurrently exist in one case, large scale and syndicated estafa. Oo, oo. Kasi unang-una guys, first time ko to sa TV. Oh my god. Okay. Live tayo. Tayo, oh my god. Okay. Ganito kasi yung guys. If syndicated staff pa siya, kailangan natin ma-connect yung dots regarding sa conspiracy and yung sindikato talaga. Sino yung seller, sino yung receiver, sino yung leader? Eh alam ko naman based sa mga details na binigay sa akin, eh meron talaga siyang nasa head pa. Jonathan Puente ang head nito. Opo. So, kung individual tayo, hindi natin mahihit yung head. Pero kung mag NBI tayo, matatrace nila using their cybercrime techniques, matitrace nila yung mga IP address at doon makikita na merong isang boss. Because of ano, sila ho yung may capability to trace, to collate the data, tsaka para ho, paano. Kasi nga ho, tama ho si Fiscal, kasi this is a case of syndicated and large-scale estafa in relation to yung cybercrime prevention act natin. So ang mangyayari Fiscal, what if ever ma-convict, mataas na yung penalty ng ano eh ng large scale o kaya syndicated staff ah. Dahil go ahead, Fiscal. Aha. Pero dahil in relation to the anti cybercrime law pa, ang penalty tino aakyat pa. Tama yes, ba ako yes. Fiscal? Oh, aakyat pa dahil 1 degree higher magiging aggravating circumstance. Kasi cybercrime siya. Plus, nag-tickle siya. Eh, pandemic, nakakatakbo yung mga kamote. alam niyo, Boss Mike, binigyan ko na ba ng t-shirt si Fiscal? Welcome to Boss Mike, ha? Boss Mike, good evening sa'yo. Magandahang lalaki. Yeah. Actually, ano, Fiscal, natutulog na ako, kaya lang nung narinig ko yung, ano mo, yung boses mo. Nagising ako eh. Naklik ko bigla eh. Naklik lang pala. Naklik lang pala. Antok na ito lang kanina. Sabi ko, buong sa tayo mag-usap pasto kasi habang usapin yan. Nandito naman na, baka nandiyan na rin si Pastor na kanina narinig ko. Sakto. Kaya nga. Dito na natin talakayin. Total naman eh, nandito na naman tayo. Diba? At nandiyan naman si Fiscal. May abogado naman, may Fiscal. Yung judge na lang. Sikite. Yung judge na lang. Yung judge na lang yung kulang. Pero, bigyan ko kayo ng background kay Fiscal Haji. Ha. Ito, nakikita ko doon sa anti-scamming group namin, sa GC namin. And he is very, very active. Eh. Inihintay ko na nga lang, makakita ko siya sa United Talino Warriors International group chat namin eh. Diba? Para kasi kung alam niyo yung background ni Fiscal, yeah. yung passion niya against yung gano'n siya kagalit sa scamming tsaka gano'n siya ka sipag magbigay ng advice. Ako ho, nahihiya na ako magbigay ng advice na doon sa group chat namin kasi andiyan si Fiscal eh. Bale sir, ganito kasi yan sir. Yung family kasi namin before pa na-scam ng malaki sa legacy group.
Naku. Ay, Legacy. Okay. Diba si ano yan? Si Coco Rosuman? Legacy? Iba pa? Celso de Los Angeles. Okay. Celso de Los Angeles. Na kinanatan as before. Yun, nagkandaleche-leche yung buhay namin before. Pero ano, okay, ano yan? After mo maging fiscal na yan or before pa? Nung nasa law school pa lang tayo, sir? Bata pa ako nun. College siguro yun, sir. Fiscal. Matagal na. Buti, kaya, ano yan, naging inspiration mo para mag, ano ka, tuloy-tuloy ho, fiscal. Magtuloy-tuloy sa law school, magtuloy-tuloy hanggang mag, ano, sumali sa DOJ. Yan, ganyan. So, parang yung ano, lang mga scammer na to eh. Kasi ginagamit nila yung present na law na wala siyang pangit actually, yung investment. Wala siyang pangit. Oh, so yun. Oh, balikan ko muna si Sir Briggs, Sir Alex, saka yung mga kapatid natin na biktima ho ng ano, ng cash drop. Ano ba 'yung sinasabi ni Chairman parate? Ano? Pag kay Chairman, hindi cash drop eh. Coins drop. Coins drop. Meron pa isa. Ano? Meron na po. Ice drop. Shoutout! PA Boy Merada. Si boss Mike yung mapang-asar. Hindi po ako. Pero, Sir Briggs, narinig niyo, Sir Alex, yung mga kapatid natin dito, narinig niyo po yung ano, advice po. O, kung may katanungan pa okay, pwede natin discuss dito, sir. Ang concern lang kasi, attorney, dahil, ano, para bang naghahanap, or gusto kaagad nila makamtan yung hustisya na medyo hindi naman masyadong tumagal. Kaya, dito kami, nagpa-plano kung ano ba ang mas the best. Kung doon ba tayo sa long process na sinasabi ni Agent Marasigan or yung sa pag-file nga doon sa fiscal which is individual. So nabanggit nga ni Fiscal Haji na ang kailangan natin gagawin ay mas maganda na makulate doon sa NBI tapos ang NBI na ang mag para mas ano tayo, kumbaga full force. Tama ba yun Fiscal? Okay. Ganito sir, kung mamadaliin natin, palagay ko sa fiscal pa lang dismiss na yan. Okay. Kung mamadaliin natin, kahit ako, i-dismiss ko yan. Walang connection, sino yung nagsalit? Sir Alex mo, si Pastor Alex mo. Pastor Alex, ganito po. Si kanino ka nag-pay out? Ay, nag-pay in? Sir Alex? Iisa lang po kami lahat. Hindi, ikaw lang. Let's talk about you. Kanino ka po nag-pay in? Anong pangalan niya? Ano nga pangalan nun? Charisma? Tama yun. Tama yun. Okay, Miss Pinoy. Paano ngayon, nakausap mo ba si Jonathan Puente ng sa diretso? Wala po. Wala. Ang kausap mo lang si Charisma. Tama? Aha. Uh-huh. Sino pa bang iba? Maliban kay Charisma, may iba ka pa bang binayaran? Or binigyan ng pera? Sino ngayon? Christine Joy Morales. Okay. Si Charisma at si Christine Joy Morales. Paano mo ngayon, ito yung tanong sir, paano mo ngayon makukonek ang si Jonathan Puente at ang cash drop doon kay Christine Morales? With or your own affidavit. Ano ibig yung prueba mo? Ibig sabihin, Pastor Peter. Alex, ang ibig sabihin nun ni Fiscal Pastor Alex, yung, sa mga karanasan nyo lang, kasi hindi nyo kausap diretso si Sir Jonathan Puente, di ba?
sa yung karanasan lang or sa yung experience, paano mo, ano yung masasabi mo, paano mo matuturo si Jonathan Puente doon sa affidavit mo? Apart from nakikita mo lang siya sa YouTube or nakikita mo lang siya sa Facebook. Pastor? Nawala yata si Pastor. Na-pressure mo eh. Na-pressure niyo mo, Piskal eh. Joke lang. Joke lang. Parang ano kaagad eh. Parang clarificatory hearing bigla lumabas to eh. Sabi ko, teka. Sanuto ko yung Amerikano ko. Parang request eh. Mag-isa lang ako dito sa loob. So, parang marami may kaaway. Actually, ito lang yung kasiyahan ko eh. Nagiging normal buhay ko dito eh. Pastor, feeling ko mapapadalas na kasama natin si Piskal. Marami yung kami kilalang scammer, Piskal. Hindi ka mawawalan dito. Piskal, may tanong ako. Kamusta na ho yung mga kaibigan nyo na pro Don Cheoto? Kaibigan nyo pa rin ba? Hindi na ako kinakausap. In-unfriend ka na. Kasi alam naman nila na sinabi. Actually guys, dito sa kaso sa Capiz, dito sa Rojas, medyo madami, malaki. I don't know kung saan ito mapapatungo. Kasi medyo malaking amount. Parang pinlaki ng kapa. Sobra pa. Oh, laki nun ha? Oh? Kapa yung ano? Kung kapa ang benchmarking natin ha? Medyo malaki yun. Oh. Anyways. Kasi ang kapa, 5 million yung members anyways, eh. Bricks, nag-gets mo ba? Ilang kayong nagpunta, nag-follow up kanina sa NBI? Ako lang po. Ah, ikaw lang? Ang maganda nga nito, medyo same experience kami kay ano Agent Marasigan ha. Medyo may kakausapin tayo para lang naman matapik. Baka naman pwedeng topicin sa balikat si ano si Agent Marasigan. Sir, kung nakikinig ka. 'Di ba? Hindi ko ano kaya ko rin sabihin sa mukha niyo to na medyo ano naman lagyan lang naman ng konting ano, konting libog yung public service natin. Partner, ako na babanat. Sir, Brad, ha, Brad tayo. Pero sa totoo lang, iko-content na kita bukas. Ha? Brad, nasa pub, ano tayo, ha? Nasa public service tayo. Maging palangiti sana tayo, no? Huwag feeling artista. Ha? Huwag feeling artista. Mas pogi pa yung kasama ko sa'yo, eh. Kahit hindi ko Brad yan. Di ba? Ikaw, Brad kita. Yung panawagan sa'yo, ha? Brad Marasigan. Gumising ka. Actually, yun yan, yung maganda yung point ni, ano, alam ni Piskal to kasi kitang-kita ko sa kanya yung dedication sa public service. Yun nga yung, ano eh, yun nga yung word na kailangan nating i-emphasize. Lahat po tayo na nasa gobyerno, public servants po tayo. Kaya po yung mga taong lumalapit sa atin para humingi ng tulong, sila ho ang dapat nating pagsilbihan. So, wag naman po sana, ayoko rin naman dumating sa gagawin natin yung mga aksyon para lang po masindak. Ayoko naman yung ayaw din naman natin yun. Gusto natin yung parang yung initiative nyo mismo kasi gusto nyo rin makatulong. Ayoko yung hindi lang dahil na ano kayo napagalitan or na paano. Ayaw naman din mo namin umabot sa gano'n. Although kayang-kayang gawin kung hindi pa rin magbabago yung sistema kasi parang yun nga ho. Parang ako Piskal na parang natabangan ako doon sa advice niya na parang ano, gawaing tamad eh, parang i-file mo na lang yan para mawala na lang dito sa amin. Real talk tayo, Agent Marasigan na real talk. Kahit maririnig mo to, okay lang sa akin. Diba? Kaya ko sabihin sa mukha mo to. Okay, sir. Ganito. With my experience in dealing with police investigators and NBI investigators, medyo mangilan-ngilan lang yung may, what's this? Yung may puso para sa public service. May pagmamalasakit, Piskal. Oo. Kasi nga, medyo yung ganitong mga kaso, with all due respect sa mga matitino. Nice scam. Okay.
kasi this is a financial crime. Parang para kayo pagsilbi, para kayo, para asikasuhin ng kasong to, parang kailangan nyo ng separate mga abogado na willing magbayad. Willing pa kayo magbayad. Okay, yun pang isa. Kung wala kayong private na abogado, tapos, nga, naloko na nga kayo, sino pang tutulong sa inyo? May pambayad pa ba kayo? Yun yung, pag hindi kompleto yung papeles, ah, bahala na siya. Wala, na, wala kaming pakialam dyan. Kompletohin nyo yung papeles. Parang nung munta yung doon sa, saan ba yun? Sa Krame? Ano ba naman yan? Ipabalikin sila sa barangay? Meron bang gano'n? Kaya nga ako eh. Parang ano, para lang ma-exhaust lahat ng administrative remedies, yun yung palusot nila eh. Pero although hindi alam naman natin, hindi muna kailangan pumunta ng barangay para kumuha ng certificate of action. Ang gagawin mo ng mga investigador, para lang maalis sa kanila, pababalikin muna kunyari sa barangay, hoping na pagbalik nila, hindi na sila yung hahawak na investigador. Alam naman ho namin yung sistema yan. Diba? Pero diba, ang panawagan lang ho namin sana, sana po talaga, dahil ano, tayo ho nasa gobyerno, public servants, kailangan ho talaga, pagsilbihan ho natin yung mga tao. Ito nga ho, advocacy na to eh, andito si Piskal, sabi ko, mataas ho ang pagrespeto at pagtingin ko kay Piskal Haji, dahil even before we met here, I've seen his comments sa mga group page, I've seen him give advice, diba, parang, nakakatuwa. Sabi ko nga, paano pa kaya pag sa trabaho niya to? Sobrang mabusisi to. Ayaw kong haharap kay Piskal Haji pag yung tatamad-tamad ako abogado. Hindi ko. Wag ko kayo haharap dito. Diba? So, ilang po pakiusap natin? Isushoot sa bangayan pagka si Piskal. Na? Pag napunta kay Piskal yan, tapos iskam yung pag-uusapan, sigurado shoot sa bangayan. Ah, okay, ganito guys. Sabihin natin na bihira sa mga piskal ang pumapasok sa mga ganito. Sinong piskal ang umahawak ng mga investment crimes? Except for sa DOJ, 'di ba? Meron silang ano diyan. Special Task Force Piskal, 'di ba? Sa DOJ mismo. So, Special Task Force na ginagawa pag merong problema. Ayan na ho. Pero pag wala, walang special, walang nag-specialize po. Kaya nga, ito yung sinasabi ko, ito yung leakage, ito yung leak ng batas, ito yung kahinaan ng investment crime. Ang sinasabi ng investment crime, 20 years, 20 years imprisonment and 5 million for violation of the Securities and Regulation Law. Ang tanong, paano mo siya i-implement? Sino mag-prosecute nun? Asan na yung mga SEC lawyers? Meron ba silang ginagawa? Sa enforcement division nila sa SEC po. Ay, Piskal yung pala, gusto ko ma-educate. Yung sa SEC kasi may makibigan tayo, yung enforcement division nila, madalas nakikita ko, nag-i-enforce lang against big companies when it comes to yung sa mga violation lang ng SEC. Pero when it comes to the Securities Regulation Code, tama ka Piskal eh, napansin ko yan eh. Ang usual na ginagawa nila, sasabihin nila, i-file nyo sa Piskalya. I-file nyo sa ano. Kasi crime yan, hindi yan ano. Hindi namin sakop yan dito sa SEC. Tama ho ba yun, Piskal? Kaya nga, i-file nyo sa Piskalya. Sino mag-connect the dots? Tama, no? Tama. Private lawyer? I get the point, Piskal eh. Parang dapat sila, para silang may sarili yung enforcement division nila, dapat may separate division din yan para sa mga securities regulations codes. Sa criminal violation ng security regulation code, tama, di ba, Piskal? Para ako sila kasi magiging expert na, ito ang mga kailangan ng elements yan, tingnan yung mga papeles ko kung may pa-file ako ng kaso. Para pag wala pa, hindi pa ano, mabaano nila yan eh. Masasabihin, wag mo muna i-file, kulang yan. O kaya ibang kaso i-file natin. Tama, okay. Walang ganun eh.
i-discuss natin yung isang example para ma-gets niyo lahat, ha. Apo, Piskal. Kapa. Yung timeline ng Kapa, if makikita nyo, pag-issue sila ng cease, anong tawag nun? Cease and desist order. Ng advisory. Advisory, then 6 months after, another advisory. Then, after 6 months, almost 1 year, saka lang sila ng issue ng cease and desist order. Ang nag-issue is NBI. Dahil dun sa cease and desist order, they found out na meron barrel. Illegal possession of firearms. So, saan kinasuhan ngayon si Boss Kapa? Sa illegal possession of firearms. In-inquest siya sa illegal possession of firearms. But, in-inquest ba siya sa violation ng securities code? Wala, di ba? Wala. Para wala nga ako naligtama, Piskal. So, dumaan ba sa preliminary investigation yung violation, yung securities code? Yung violation ng securities code? Parang hindi. Hindi rin, Piskal. So, nasaan ngayon kaso? Non-existent yung kaso kasi alam, di final. Hindi nga alam kung nasaan yung kaso. So, na ano ngayon, na, paano ngayon si Pastor? Nakapil na ba siya? Kasi illegal possession of firearms lang yun. Bailable. Nag-bail nga. Malamang nakabail na siya, paano ngayon yung violation ng securities code? Thank you na lang. Pero Piskal, pag ganyan, di ba, hindi mapapasok din. Like ito, yung kaso na huwag mga taga-cash drop, syndicated or large-scale estafa? Large-scale estafa siya. Pero kapatid niyan is yung violation ng securities code. Dapat meron din. Separate violation yan eh. Separate action yan eh. O, tama po, Piskal. So, doon, titirahin natin, kaya ito yung parang panawagan ko actually. Nananawagan tayo sa SEC na to work on this. Make an example of cash trap. You take one, you take them all. Okay? You take one, makasuhan man lang ang isa. Wala nang at mapublicize. Wala na siyang what's this? Wala na mag-i-establish investment scam. Kasi nga, 20 years of imprisonment lang naman yan eh. Saka 5 million plan and ano? Tapos may fine pa. Pag na... Maliit yung 5 million. Yung 20 years of imprisonment. Okay. So we do this right through this group, baka may pag-asa. Kasi alam naman natin siguro based on experience na naman, Diyos ko Lord, syndicated estafa. Magbayaran lang yan. Goodbye motherland na naman yan. Yun pa yung pasamaan yan. Magandang sinabi ni Piskal eh. Kasi it really happens. Kasi usually sa mga investment scams na to, ang nagko-complain lang, only a handful. Tama, Piskal, di ba? Siguro... Out of 300,000, meron lang mga... Ito to, Pastor Sir Briggs, ang magpa-file lang na totoong magpo-pursue ng kaso, nasa malaki na yung 100 persons. At yung 100 persons, then, ibalik lang yung investment, magwi-withdraw na ng kaso. Ibabalik lang yung dapat kikitain mo yung build. Which is, comparably, pag you take into account 300,000 yung totoong naloko, maliit takat lang do sa nakulimbat nila yon. Tama, Piskal, di ba? Tama. So, yung sinasabi natin, if ma-file yung syndicated estafa, that's for the victims, yung magpa-file ng investment violation ng security code is the government, is SEC.
Kasi sila yung aggrieved party eh. Yes. The diba? Government is the aggrieved party. And if the government is the aggrieved party, continues yung case. And they take over si ano, Solgen. Wala din. O pwede. Pwede sa Solgen tumawag yung kaso. So the SEC lawyers should, that's their department actually. Dapat primary ano eh. Primary expertise eh. I agree. Sige, boss, yung. Sige, eh, ako naman eh, tama naman yung sinasabi ni Piskal eh. Baka sa una lang yan, na? Yung mga kasinasamahan natin, yung ina-assist natin, di-demanda, pagdating na lang nandiyan dyan na, areglo yun, babalik yung pera nila, ayawan na. O tapos na naman. O panibagong, ano naman, hindi na cash drop. Di coin drop naman. Oo, coin drop naman. ganyan mangyayari so, yan. Actually, magandang tanong yan. Ma'am Sika, nakikita kita eh. Ma'am Sika, how far do you want to take this? Gano'n ba kaya? Ano ba yung talagang gusto nyo? Mabalik lang yung investment nyo? Or talagang gusto nyo panagutin tong taon to? Ma'am, nakamute kayo. Tawin sa lahat kasi sa sobra daming tao na hindi naman, total na hindi naman talaga natin masasabi na mababalik si Jonathan Trento or kahit may property siya na pwede natin makuha is hindi naman maakuyomodate lahat ng tao na 300,000 person na tao. So, talagang pupush namin na talaga na makulong siya para lahat tayo dito magkaroon ng space, hindi lang para sa hands na nag-aayos or naglalakad nito. Sa lahat ng tao na nadaa, sa lahat ng tao na nag-appreciate niya. Hindi, pero mama, eto, maganda yung pinoint out ni Piskal Haji. Usually, what would happen is, i-offer kayo ng settlement. Halimbawa, tumanggi kayo, siya sabi niyo, kahit ibalik yung pera ko, hindi ako papayag, tutuloy-tuloy ko. Paano pag dinoble yun? Kasi sabi ko, kurot lang yun doon sa kinita niya. Diba? How far is everyone willing to take this? Kasi kami, willing kaming tumulong. Pero sabi ko nga, hindi kami yung biktima. Tumutulong lang ako kami. Diba? Kasi galit na galit si Boss Mike sa scammer. Tsaka si Shemny, tsaka si Piskal. Galit na galit yung mga yan. Ako naman. Napagod ako kanina. Napagod ako kanina. Kakatanggol kay, ano, kay Don Quixote, idol ko. Ha? Pinagtanggol ko kanina. Isa pa yan. Diba? Parang walang ano. Piskal, ano ah. Hindi. Ma'am Sika, ano tingin nyo? Ano, would you, ano, how far is this going? Parang magsisettle ba tayo or mag-ano ba tayo? Naku, naano, napaisip si Ma'am Sika kung doble nga naman yung pera ko. Ikaw ang kapatid na Briggs. Hello, Briggs? Hello po. Sige, si Briggs muna. Briggs, ano yan? Sir, okay lang po sa akin, sir, na hindi mabalik. Basta lang talaga, panugutan lang talaga. That's good. Dami ko na narinig na ganyan eh. Oo. Pero tingin kita dyan. Sir, may tanong din pala ako, sir. Sir, may tanong po ako. Sige, hindi na po kami magpa-file individually. So, itutuloy lang din po namin talaga yun sa long process ng NBI. Tama po. Hindi, actually, eto ha. Gusto ko muling ilawin yung sinasabi. Kasi, Piskal, parang yung nung sinabi nila, short process and long process, it's mind conditioning eh. Diba? Sasabihin mo, long yes. process siya para ma-discourage eh. Actually, that yung term dapat na ginamit ni Agent Marasigan, shout out sa'yo, it's the easy process or the short process or the right process. Kasi yun yung dapat nating gawin, yung the right process. Sabi ko, lahat po ng tamang proseso, hindi po talaga minamadali. Diba? You have to be patient if you want to really makuha yung justice. Oh, hello sir. Hello? Sige po, sige po, Piskal. Opo. Thank you. Ganito po. If kailangan kasi ma-establish yung kaso. Uh-huh. First and foremost, kailangan ma-establish yung syndicated estafa. Plus, okay. Yung sa hindi rin ako naniniwala doon sa 75 days. Imagine 45 nga lang, Piskal. imagine yung pending lang. Kung 45 days. Imagine sa pending kong kaso, 2 to 3 months. Pinakamabilis yan.
Imagine yung kaso kung ilan hawak ko. Opo. Hindi ko nga binibilang eh. Opo. Ngayon, kung mag, what's this? Kung mag, short process mo, pagdating yan sa piskalya at matapat yan sa bad trip na piskal, bye-bye. Hindi, oh, sayang pag, okay, ida-downgrade, no, piskal? Yung parang, bahala ka, downgrade ko to. Yung kung ano na yung madali kong ma-prove. Diba? Hindi. Unang-una, sige, andun possible yung downgrading. Alawa, paano mo siya i-establish in the first place? Sino ka nag-comunic? Sino yung kausap mo? And how would you establish conspiracy between Jonathan Puente and the rest of the sellers, the rest of the group? How would you establish that? Maliban na lang kung may magkumpisal. May tumayong star with. You hit one, you hit them all. That's it. That's the plan. Kasi alam ng mga kriminal, kasi napatunayan to dun sa kaso ng Legacy Group. Hanggang ngayon, walang usapan. Alam nila yung book. So, that is why we need to make a stand. We need to start on this. And we need help. We need help from upstairs. Boss Mike, baka naman may kilala tayo sa powers that be na pwedeng magpakita ng gilas at i-publicize itong mga ginagawa natin. Kasi sila lang makaka-push sa mga agents na kinakausap nyo. Make this institutional advocacy. And Bex? That. Yes, Bex. Tama naman si ano, si Piskal. Kailangan na natin si kapatid na Arnold Clavio tsaka si ano, Deo Macalma. Pang pangsipang gano'n, no? Diba? Kausapin na natin. Hindi, actually, ang may magandang sinabi yung si Piskal, yung institutional, we effect institutional change, hindi lang yung individual change sa per kaso. Kasi kaya nga naman nung nagpa-prosper to, kasi ano ba, individually, kaya nga rin nagpa-prosper ito, boss, hindi ko naman sinasabing mali, pero kaya ang tao ang gusto takbuhan si Tulfo. Kasi hindi institutional yung reforms, hindi institutional yung ano eh. Pag si Tulfo, ang tatawagan niya, individual, tatawagan niya yung mga ano. Pero kaya kasi pabalik-balik yung mga tao sa kanya kasi same problems kasi hindi na-effect yung institutional change. Tama ako si Piskal na siguro dapat ang mission and vision ng natin, na mga grupo natin lahat, iba-ibang grupo natin or ano ba, magsama tayo sa isang grupo is to effect institutional change. Ano ba, makausap natin yung mga lawmakers natin to amend laws in order to parang effect change na parang kailangan yung mga ganitong kaso or ganitong mga situation, hindi na mangyayari ulit yung tatama rin. Yung parang, di ba? Or, it can be an internal policy. Halimbawa, for example, NBI. Maglalabas sila ng internal policy na parang pag yung mga agents ganito yung ginagawa, eh, may particular sanctions. Kasi, di ba, madali na ngayon i-pinpoint ano yung mga nakikita naman nating mali. Parang ito, for example, yung discouraging yung mga complainants natin para mag-file mga ganitong kaso. Diba, sa SEC rin, magandang point yung sinabi ni Piskal. Sana ho sa SEC magkaroon ng separate department when it comes to the violation of the Securities Regulation Code. I think, diba, isa sa mga pag-uusapan natin ng mga kaibigan natin sa Kongreso yan. Na parang Bex, ang pinakamabilis na solusyon dyan, eh, kailangan nating umupo sa Kongreso para makapagpasaan ng mga batas na protektahan yung mga ganyang mga usapin, 'di ba, Piskal? Actually, so kailangan talaga, 'di ba? Mas mabilis 'yun eh, na may boses ka para i-discuss 'yan at para gumawa ng mga 'di ba? Kung kinakailangan ni tumakbo si Piskal bilang kinatawan ng mga scammer, ng mga biktima ng scammer, 'di ba? Ganito. Kailangan,
siguro may mga persons of interest kayo, may mga friends kayo upstairs dyan sa Manila who wants to run in aid of re-election. Baka gusto niya tong gawing platform and to effect this change as a whole. Kasi nga, may butas talaga yung batas. And kung may butas yung batas, malamang next year or after 2 years, pagod na ako maging fiscal. Mas malaki pa yung kitain ko yung CEO to eh. Sa loob ng isang taon lang? Hindi, 3 buwan. So kasi ganun, mahirap siya asikasuhin kung nag-iisa ka lang. We need help. We need change. Actually, eto Piscala, what we can do is parang we unite, we form a lobby group, a coalition of lahat ng mga na biktima na scammer. Kilala ko naman ho, may kakilala ako, hindi ko naman sasabi yung malapit ako. Kilala ko ho yung speaker natin ngayon. Isa siyang actually, he would really give time. Maglalaan ho siya ng oras para lang ho mapakinggan at ano po yung mga mababago. Especially now, he's pushing for charter change. Yun nga yung pinag-uusapan namin ni Coach Jared. He's pushing for charter change. And once that is approved, marami ho, pag even if it's not inside that proposal, baka makapag-inject tayo ng mga ideas or makapagsabi sa atin na pwede namang i-adapt ng mga kaibigan ho natin sa Kongreso pagdating ho sa pag-liribisa ng hindi lang ng ating constitution pero ng ating batas, di ba? Pag-usapan natin paano tayo magkakaroon ng malakas na representasyon pag-upuhon natin. Tsaka, ang maganda ho sana, i-collate na natin yung mga ideas natin para maganda ho ang presentasyon natin kasi although makakaharap po tayo sa kanya, hindi naman muna buong oras niya makakain natin or mahihingi natin sa kanya. Siguro, di ba? Parang mag-isang magandang presentasyon lang. Bossy, Chief, di ba? Lord. Mike na bahala. Sabihin natin, Bex, pwede po bang kami muna ang umupo sa lahat ng mga upo ang bakante ngayon dito sa Kongreso? At ikaw po ako, muna, Ayoko eh. Yung mga biktima, pauupoy natin doon. Diba? Sa harapan, nandito sa taas. Yan ho, pagdating sa Kongreso, meron din ho tayong kilala yung butihing senador natin si Manny Pacquiao. Ay, Diyos ko. Kung kilala nyo ho yan, pati yung mga tao sa, pati mga tao sa paligid niyan, makakahingi ho siguro tayo ng audience sa kanya para lang ho magkaroon ng privilege speech, magkaroon ng awareness, di ba? The first thing that we should do is awareness, di ba, Piscal? Awareness that this problem persists, this problem is, di ba? Paulit-ulit lang. Ito nga yung nakaka-frustrate, Piscal eh. Same scheme. Hindi sa binabago at all. Binabago lang yung pangalan at yung mga humaharap sa inyo. Pero same scheme. After 2 months, 3 months, collapse. Yes. Double your money ang pangako. Huwag kang ganyan. Teka, huwag kang ganyan. Yung sa idol mo? Oo, isang taon na. Oo. Hindi pa kinokollapse? Wala pa nagre-reklamo. Bakit ka ganyan? At teka. Yung idol mo ba dito sa lugar ko? Oo. Okay, ganito. Yung sa idol mo kasi medyo mataas yung... Baka mabaril nga ako dito eh. May tanong ako sa iyo. May reklamo na ba sa idol ko? Wala. Oh, bakit kayo nang babas? Wala nga nagre-reklamo sa idol ko, bas kayo nang babas eh. Oh. Marami nang tinutulungan sa idol ko. Kino-confirm ko nga na wala nagre-reklamo sa kanya. Yes. Hindi ang kaso. Wala. Criminal. Oo. Wala. Ay, bakit yung nire-reklamo kasi? Wala palang nagre-reklamo kayo. Reklamo kayo ng reklamo. Hindi naman kayo nag-invest sa idol ko. Hindi kami nagre-reklamo. Si Marojas yung nagreklamo sa kanya. Si Marojas yung naiingit eh. Naiingit lang dyan sa idol ko dahil mas mahal na yung idol ko kaysa sa kanya. Okay, tama mo. Sariling bayan ni Marojas. Hindi na siya mahal. Tapos gusto mong tumago sa national. Namesake niya yun, ano? Rojas City? Hindi mo obra si Marojas sa idol ko.
Hindi ba yun ang kung mag-election ngayon, mayor, sa Capiz, dalawa sila, one-on-one? Tapos hindi na. Man ang nalo yan. Tapos na. Actually, dito, walang nagre-reklamo. Lahat dito kumikita. Kasama yung mga kapamilya ko nga eh. Ang yaman nila. Tapos na pera. Nagpupunta sa bahay, magyayabang. Kasi, attorney, join ka. Yes, bro. Pwede na paano fiscal. 30 days. Actually, fiscal, sabihin nyo nga sa akin paano mag-pay in. Seryoso, ito seryoso kung sa ano ka. Gusto kong ma-experience. Paano ang pay in? Kanino ako lalapit para gusto kong sumali sa kanila? On, based dun sa explanation dito sa amin, kasi punta dito, malayong kamag-anak. May nagpunta dito, nagdala ng gutos na mga 3 to 4 million. Sakyan, 3 to 4 million. Ngayon, yung 3 to 4 million na yan, nakalagay, naka-tape lang. Opo. So, ikaw naman, 30 days, ayaw mong dumoble yung pera mo? Sabihin natin 50 million lang yan. Gusto. Pero ang lowest amount fiscal, di ba, parang 500 lang. From what I heard, 500 lang pwede ka na mag-pay in, di ba? Yes. But how, yan ang idol ko. Yan ang idol ko. Wala din yung script. Pero how do I go about the process, fiscal? Sasama mo siya sa isang parang meron kang kapitan, meron kang leader. Meron kang team. May team leader. Pag nakulate niya yon, isang check yon. Bawa, team Mike Cervera. Ito pa. Yeah, sige boss, sige. Oh, team Mike Cervera, 932,000. Sa team Mike Cervera, andun lahat ng pangalan natin. Fiscal, 10,000. Aboy, 50,000. Hanggang Mike Cervera, 500,000. Yun na yung tapos i-issuean ka ng cheque. Imagine may cheque siya. Fiscal, yun na nga. Doon ako papunta, fiscal. Yung check voucher. Teka muna. Sasagutin ko na. Sige. Oo. May sariling check yung idol ko. May sarili yun. May sariling check yun. Oo. Okay. Dapat yung bilin. Oo, di ba? Hindi pa kayo bumibilin. Oo. Ako magkatanong ulit. Pag tumalbog ba yung check-in ng idol mo? Sino pwede ko ba if? Sasagutin ko uli yan. Sasagutin ko uli yan, fiscal. Pag ginamit nyo yung pag, eh wala kang tumatalbog pa. Bakit ba kayo nang gigigil? O, ginamit nyo yung pag, eh wala kang tumatalbog. Isang taon na mahigit. O, yan yung idol ko. Sabi ko nga sa inyo, itapat nyo si Maros, hindi mananalong mayor eh. One-on-one sila ng idol ko eh. Oh. Sagot ako yan. Tumalbog kahapon. Tumalbog. Makuyari na yung argumento mo, Mike. What's Mike? Teka. Kailangan may patunay yan. Tumalbog, boss Mike. Teka. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Tibag yung argumento mo, boss Mike. Fiscal, sige. Hindi ako naniniwala. Kailangan may patunay. Under sa BP22, I think, you are given 10 to 15 days to send a demand letter and pag hindi ka nag-reply, that's it. BP22 na yan. Pero may element pa ang BP... Fiscal, may element pa ang BP22 na kailangan drawn against insufficient funds or closed account. Sino ang magsa-certify doon? Siya rin. Pwede, kasi bangko siya. Bangko ba siya? Hindi, ano? Hindi nga siya bangko. Yung pa yung isa. Sasagutin ko yan. Fiscal. O, sige. Sasagutin ko yan. BP22 lang yan eh. Sa RTC lang yan. Wala. Mahina. Mahina yan. Mas may MTC. MTC. Yan sa... Sa mas mababa yung mababa MTC. O nga. MTC pala. Sorry. MTC. Oo. Di ba? Mababang ano yan. Kaso... Mababa, mahina. Wala ba malakas? Malakas lang yung idol ko. Pistapa. M-
Yung TC din yung pero ito, ito Miskan, ito ang tanong ngayon dyan. Meron, meron na naman ako nakikita na another violation involving another government agency when it comes to the issuance of unauthorized check vouchers. Kasi from what I know, ang pwede lang kung mag-issue ng check or mag-issue ng mga checks or para magpalabas ng mga check o yung mga... Hindi nga lang basta bangko, eh, piskal, eh, rural bank pataas. So yung mga cooperative bank, hindi rin, di ba? Wala kang makikita ano yan eh. Yun yung pagkakaintindi ko, I might be wrong. And LGUs, local government units when it comes to ano. Pero hindi siya pasok doon. Hindi sa LGU. O sabihin na natin, bangko lang, piskal. Bangko lang. Ang pwede mag, bangko lang ang mag ano. Bakit siya nakapag-issue ng ano? Ng check voucher. Okay. Sabi sa negotiable instruments law, puta dagi. Negotiable instruments law, pag nag-issue ng ganyan, ng check na hindi authorized, that's para promissory note lang. Pero there's a violation kasi you merong violation na nakikita ko do sa banking laws natin kasi you purport to be or usurp, nag-usurp ka ng authority reserved only for banks. And that is criminal in nature. Exactly, Piskal. Again, I go back to the question. Wait up, boss Mike, ano lang to ha? Parang question of law lang to. Tatanggol ko yung idol ko siyempre ha. Piskal, tuloy na, boss Mike. Ang tanong ko lang dito, Piskal, di ba parang, it's reserved for, in-reserve mo yung isang authority, reserved only for banks. I go back na parang ito, problema na naman sa SRC. Sino na naman ang magpo-prosecute nito? Sino na naman yung expert na dapat mag-file ng kaso ng violation ng banking laws natin? Okay. Pwede na diyan kasi ang laban na dito gobyerno na yung kalaban mo dito. Pwede na siyang kunin ng Solicitor General. Tama po. Sino yung mag-aakyat ng usapin na to sa opisina ni Secretary ni Soljen Kalida? Tama po. Sana meron. Sana exactly. Si Boss Mike naman. Kaibigan. Ganun din yung problema parang SRC rin eh. Diba? Nakikita ko yung parang that's the frustrating part eh. Diba? Wala talaga enforcement agency para sa mga ganyan. Oh, sige, Boss Mike, go. Eh, kasi yung cheque may ginayaan kami. Ginayaan namin yun sa BPI. Sa BPI, ginaya namin. So, ang dapat mag-ano sa amin, yung BPI or yung IPO o sila magdemanda sa amin. Ganon. BPI at saka IPO, bati kami kaya. Walang demanda. Wala. Walang mangyayari. Sige nga. Alam mo, magkukulam sa lahat dyan. Sige, kaya Piskal. Okay. Igil mo si Piskal. Hindi mag-file yung PPI. Alas on, may hearing ako bukas. Di mag-BPI, ang mag-file nito dapat, SRC, BSP, or the Solicitor General. Ang tanong, sino na naman ang pupunta at magre-reklamo sa opisina nila? First problem. Pangalawang tanong, sino yung may damage? Sino mag-execute ng affidavit? The state Boss dapat. Mike. Kasi siya... Actually, hindi nga ako pinag-ano eh. Hindi niya nga ako pinag-invest eh. Hindi ko alam bakit ayaw niya akong pag-invest eh. Yung ibang tao pinapayaman, ako hindi. Ayaw niya tanggapin yung 5 million ko. Ayaw. Nagtataka ako. Bakit ayaw mo tanggapin? Iba pinapayaman mo. Eto pero seryoso yung proposition ko. Gusto kong ma-experience na yumaman din. Kaya nga, maniwala ka, sir, Don Chiuto. Maniwala ko kayo. Magpasama ako ng maraming kaibigan kung mag-i-invest mo dyan sa kumpanya nyo. Oo nga. Pag hindi kayo nakapag-pay out, eto mga kaibigan ko tong hindi problema sa kanila ang pera, mahirapan kayo isettle to. Diba? Okay lang yun. At least,
yung idol ko ang hina. Ito yun. At least, yung idol ko ang hinahabol nyo. Hindi kayo ang hinahabol namin. Di ba? Mag-i-invest ako 500, promise. Okay. Mag-i-invest ako 500. Pag binigay niyo yan at hindi kami nagkapag-payout ng idol ko, para kayong mga babaeng binumpisan ng idol ko, hahabol-habol kayo sa kanya. Yan ang mangyayari. Boss Mike, wala pa nag-hahabol. Boss Mike, wala pa. Pero fiscal, hypothetically ito, mag-invest ako at lima kong kasama. Lima. Okay. Tapos, nag-pay-in kami. Oh. Tapos, after the period that was promised, that was warranted. Warranty yan eh. Yes. 45 days, di ba? Warranty yan eh. 45 days, double your money. Hindi kami nabayama. Impunto doon sa araw na yon. Mm. May karapatan na siguro kami magreklamo, fiscal, kahit bagong pay-in lang kami. Oh. Okay, ganito yan. Oh. Mm. Wala ka pang... Wala, you are under a contract. You executed a contract. Pwede nilang sabihin, defense nila, it's a contract of loan with a interest of 1,000% or 100% interest. Oh, 100% money fiscal. So, 100% interest under contract of loan, no criminal liability. Fiscal, ang lumalabas, kung halimbawa, ang ebidensya ko naman, lumalabas doon na mga videos nila at mga pinapakalat nila, yung mga talks nila sa amin na parang investment ito. Diba? Whether it's barter, whether it's to be invested in something else, na winawarat nila na i-reinvest nila yung pera ko with other, ipupul nila with other, tapos it would guarantee a yield of 100%. Hindi ho siya ordinaryo loan fiscal. Ito yung ito yung sasagutin ko yan ang tanong. Sige po, fiscal. Asan yung binigay tanong? Oh, yun na nga. Go ahead. Nangyari lang man, di ba? 500 lang sa'yo. Uh-huh. Tapos 500 tapos si Mike. Tapos kay Boshemi. 100,000. 500. All that. Bali 5 million to para maging 5 million. Paano siya magiging contract of loan? Wala tayong ebidensya, wala tayong kontrata to prove sa allegation mo. Hindi, parang pag, eto fiscal eh, kasi yun yung magiging depensa niya. Pero in reality, kahit tanong yung mga nag-invest, parang wala rin silang kontrata, wala rin silang hawak na kontrata. That's plain and simple. Alam natin yung fiscal eh, wala silang hawak na kontrata. They relied upon the warranties of someone na nakausap nila. And ang maganda nga na dito, that those talks or those words are recorded, are transmitted, and are saved. For example, itong mga nag-expose, hindi niya na pwede sabihin, wala akong sinabing ganyan kasi dito sa social media, ang makaganda sa social media, lahat ngayon, digital yung formatting, nakasave na yan. So hindi na pwede, hindi ko sinabi yan na hindi investment chat. Given that kind of evidence, ephemeral electronic evidence, would that suffice, fiscal? If what, in what case? For a case of ano? For a criminal case of estafa, fiscal. Ephemeral electronic evidence. For a criminal case of syndicated estafa. Okay, syndicated or large scale? Of estafa only. Kasi in the case ng idol ni Mike, just in case na kung mag-leche-leche talaga, promise, na hindi natin hinihingi kasi malamang madaming masasaktan if mag-default siya. Ito ngayon yung depensa. Hindi naman ikaw yung kausap ko. Kausap ko si Mike. Kausap natin si Mike. Hindi ko alam sino si Mike. Wala akong alam sa kanya. How do you prove that? Hindi, yun niya, yung mga sasabihin niya, hindi niya kausap yung mga mag-i-invest sa kanya. Merong ebidensya, fiscal, yung mga sinasabi niya, mag-invest kay dito.
So he's talking to the general public, fiscal, including me. Yun yung magiging argumento ko, ha, fiscal, ha. Yun yung magiging argumento ko. So depende na kasi yung kasi pero muntin, ano, probable cause, masasampa to, no? Pag merong, ano. Masasampa. Yun nga lang, depende pa kay fiscal kung may pay-in siya, eh. Ayun lang. Buti na lang kilala ko yung pistol ng Roa City. Napaka straight yung posing ko na yan. No? Hindi si yung mga baliko yan. Hindi yung si Torny. Malupit yung si Torny. Ha? Hindi yung mga baliko yan. Eh, paano ko nakalimang payout na yun? Minsan, paano ko nakalimang payout na yun? Hindi ko atanggat ng payout si Piskal. Piskal gusto ng Bitcoin. Maniwa. Ay, si Jan. Mahira, ay lang. Tapos si Jan pala, ano? Si Jan pala, nag-invest din. Pero kasi, ganito ang venue niyan. Ang venue niyan dapat, usually kung saan nangyari yung krimen. Pero pag ang final mo is do sa, for example, itong sina, yung mga ibang investment scammers, tingnan mo asan ang venue, sa Manila. Kasi tinarabaho sila ng task force sa DOJ. Tinarabaho sila, di ba? Diba? So ang venue niyan hindi diyan sa Roa City. Hindi diyan ang venue niyan, dito yan sa Maynila. Dito tayo magtutuos mga kapatid. Kasi magkakaroon ng bias diyan sa lugar na yan. Hindi lang yun, kasi since it was committed under the na violation din siya ng ano, one of the criminal elements of enticing is done through social media which can be seen in every part of the Philippines. Yun yung nagiging logic ay yun yung nagiging basis nung ano nung situs nung venue no ano one of the elements was committed sa social sa internet so pwedeng maging venue ang Manila. Sir. Sige, okay. Piskal. Sige, Piskal. My defense doon sa idol ni Mike. Tumukuha kape ka na rin kayo. Kakampi ako. Wala ko sa kabila. So, muna yung prosecutor, ha? Okay. Ganito. There was no post in social media. Everything, the investment, the enticing was done manually. Through family. Local siya. Chismis. Walang ebidensya digital. Ngayon, lumaki siya, siguro sometime December ata, nag-open ng gates, lumaki yung pumasok. Yung mga enticers. Nag-social media na. Social media. Which is, nabalitaan ko, pinagbabawal siya to post in social media. There was that, huwag kayong mag-ingay. Eh kaso na-capture na. Na-save na. Na-save na. Meron na siyang, merong mga nag-post. But, hindi, as a defense also, hindi ko sila kilala. Hindi ko siya tao. He is not in any way connected. Oo. Well, yun yung magiging depensa niya. Yun nga yung tanong ko sa video ko. Itong mga taong to na naglalakad, how are you sure that they're connected to Don C? Sa idol ni Boss Mike. Oh, sa idol ni Boss Mike. Magaling yun. Idol ko yun. How are they connected? Are they even employed? By Don C? By sa idol Mike? Wala. We don't know if they are really connected. Alam mo, ginagamit lang yung idol ni Mike to for that. Correct. Pero fiscal ito, ah. There was ano, ito naman yung magiging next question diyan. Kung ano ba ako yung gagawa ng pleadings eh. Ang magiging argumento ko diyan, there was already an admission that he owns the investment firm o yung Chiyoto something na may advisory na yung SEC na wag niya, 'di ba? May admission siya na he owns that. He is the president, he's the chairman or 'di ba, he's an officer. He owns that. Majority siya. At yung mga investment, yung mga lumabas sa social media are purporting to be agents of that company. Yes. So doon na papasok ngayon yung
Opo, opo. Pero may yun nga yung magiging depensa niya sa korte. Oo, yun yung depensa niya sa korte. Hindi ko kilala si boss. However, parang yan yung kaso ni ano no kakilala ko si ano yung mga nakakulong ngayon. May depensa ka sa korte. May depensa ka sa korte. Pero remember, these are non-billable crimes. Yes. So habang naghihiring tayo, pachal pa yan. Hindi ka pwede pachal. Yes. May pandemic pa. Asarado yung korte. That's it. Hindi ka pwede pachal. And then pwede? 100 yung complainant. Sobra. Hintay-hintay lang. Teka muna. Parang sinasabi nyo walang ano yung power yung idol ko eh. Kahit ipakulong nyo yan, naka-aircon yan. Ha? Ka-aircon okay yan. Na. May wifi. Sige. Hindi naman siya yung... May cellphone. Parang may kilala ko. Mag-LS kaming dalawa. Aakyat siya. Kasi iiyak tayo lahat. Oo. Dahil sa kano, saka mukhang baka tanggapin niya rin yung offer ni ano ni Idol Zian. O di ba 250,000 US dollars all in yon package yon no. Sagot niya na si ano si Idol Cosmos. Di ba? Sa bagay. Madali siya makalabas dito sa Rojas. May private jet daw eh. Pwede siyang pick-upin ng private jet. Balita ko. Anyway, attorney, fiscal, may tanong lang po ako. Ever since, may nahawakan ka bang case or yung natatanda na the same na ganitong kaso na talagang na-proceed into ano, na sabihin natin, nahatulan o yung mga ganong case? Okay. Kasi parang bago lang tong ganito eh, di ba? Hindi siya bago. Hindi siya bago. 2009, I mean yung online kasi before yung mga scam mga ano eh mismo mga actual talaga hanggang sa kumalat ito kasi lately mga online na eh. Okay. Ano ba yung ipa-file ni Boss Mike na kaso? Syndicated staffa. Correct. And syndicated staffa, madami nang nakasuhan. Okay. So pag nakasuhan ka ng syndicated staffa, automatic may HDO yan. Mm-hmm. At pag okay, fiscal, ano ibig sabihin nun? Ha? Ano ibig sabihin nun? Hold the party order. Pag may HBO yan. HBO lang kasi alam ko eh. HBO lang alam ko rin. May... And pag may HBO yan, may kapatid yan na cancellation ng passport. Mm. That's why may offer si Idol Cian. Shout out kay Idol Cian. Galit ako dyan. May patok identity. Kasi may kasama yan HDO, tapos cancellation ng passport, watch this sa Interpol. Yun yung pwedeng gawin. Pero to do that, you need the help of the Solicitor General. Yun. Simple stuff, I can't do that. Only the powers that be can do that. So, and investment violation, investment scheme violation sa Securities Regulations Code. Doon yun tira, hindi sa syndicated staff. Actually, ito fiscal, I'll be honest. I'm very fortunate. Parang halimbawa, this started out as a hobby lang. Na-entertain lang ako doon sa isang kaso. Bakit nagsimula itong mga grupo. And now this has evolved into something that talagang there are legitimate scammers or legitimate schemes that are being employed para po manloko ng mga tao. And I'm very fortunate. I feel very fortunate na andito nakikilala ko sina Boss Mike, sina Shemmy, sina Takil. Now I get to meet people like you. I get to meet people like yung mga matatapang na nagrereklamo, sina Ma'am Sika, sina Boss Alex, sina Boss Rex, diba? Sila yung matatapang na nagrereklamo. And I do hope, yung voice out ni Fiscal kanina, I do hope that we would evolve into a group that would later on have a voice na dapat pakinggan ho ng mga the powers that be. I think that is
an important lesson, and I think that is an important thing that we should all strive for, na magsama-sama ho tayo. Yung mga dating naloko na scammer, imbis na sumari ulit kayo sa panibagong scam para mabawi niyo yung pera niyo, is, di ba, to create awareness. Una, to create awareness para hindi na humaloko. And second, we should be able to be to evolve or to group ourselves into something bigger that we would be able to perform lobby functions, makakapag-lobby tayo ng mga gusto nating reforma sa ating batas. And that I agree. Bakit ba kasi na pindot tong messenger na to? Kapasok. Anyways, Miss Cal, sige po. Di ba, hanggang ano lang tayo. Hanggang ano, at least hanggang 12 na lang tayo. Oo, alam natin para eh. Fiscal. Actually, nagulat ako. Ang daming umakyat. Hindi ko alam bakit ang daming umakyat. May tanong ako, Fiscal. Yeah. Regularly, pag hindi lang ako busy, you just... Yes, of course, Fiscal. Sabihan na ano. Basta lang. May sasabihin ako. Eh, nakakuha na yung idol ko ng sec. Paano ba yan? Ah, okay. May nakita ka ng sec? Oo. Meron okay. Na. Nakakuha na ng sec. May nakita akong sec nung sa isang investment scheme din. Nung binasa ko, hindi sa investment company Twitter program. Malamang ganun din 'yon. Baka nag-siya ng beauty products, insurance, sec ng salon. Kumuha ng sec, ng sec ng salon 'yon, Fiscal. Salon. Operate salon, ganyan. Kasi madali lang 'yan actually. It's done online. Pero 'yun nga, in order for you to operate as an investment company, madaming rekisitos. Actually, yun yung aaralin ko for my next video. Madaming rekisitos para makapag-operate ka as an investment company. And hindi siya para sa mga what's this? Para sa mga hampas lupa. You need to be someone or your Pasiket company besh. Someone to be investment company. Exclusive list yan for the big boys. And nakalista lang siya sa SEC. Kung wala ka sa listahan, hampas lupa ka. And one classic example ng sasabi ni Piscal is yung mga multi-level marketing na legitimate multi-level marketing. And may mga, pag tinignan nyo yung mga yan, meron yung mga SEC papers, may SRC, ano yan, certification yung mga yan. Para ho doon sa multi-level, ano, kasi hindi ho sila yung parang tao-tao lang or double your money back. Talaga may investment ka, tapos meron talagang mga products na binibenta. Sige, Boss Mike. Eh, kami, hindi kami hampas lupa, ah. Yung idol ko may jet, may sports car, maganda bahay, at higit sa lahat, may salon. Okay. Yan, Boss Mike, nagtataka nga ako. Yung idol mo, ang sabi na karating sa akin, ay kumikita sa the word is international trading. Barter. Sabi ko, nag-ano ba siya? Nag-trade ba siya ng stocks? Forex? Meron din ako narinig. Fiscal, Forex. Foreign exchange din. Baka dumaya siya sa Bitcoin. Baka sa CN coin. Nag-CN coin na rin siguro siya. Hindi nyo talaga naiintindihan yung idol ko eh. Fiscal eh. Attorney Abo Shemni, tsaka mga nanonood. Hindi nyo talaga maintindihan yung idol ko. Barter nga eh. Barter. Yung piso, yung perang binibigay natin na pera, na piso, pinapalit niya ng dollar. Barter. O pagdating dito, US dollar, magkano equivalent nun? Mas mababa sa piso. Kita nyo, nakuha nyo na. Ganun yun. US dollar, palit sa piso, magkano?
46 ngayon. Oh. Eh di okay lang naman, doble talaga yung so pala. yung 1 peso naging $1, naging 46. Pag bumalik sa piso, 46 na. Ang talino naman pala talaga nun, ano? Yan naman pala. Hindi ko naisip. Yung piso pwede mo pilit sa $1. Kaya nga, barter. Kaya nga, barter. Yun, yung pinapaliwanag ng idol ko, barter. Ah. Palitan ng pera. O, pera sa pera. O. Eh, malaki halaga ng dollar. O, kahit nasabi mo ng times 20 na lang. O, eh, doble lang naman yung inyo eh. Yung investment nyo. O, so, makakusay. Kita ko, idol ko pala. Alam mo, Boss Mike Piscal at kapatid na Shemi, dahil napakatalino niyan, kakausapin ko yung mga kaibigan natin sa gobyerno, ay, Joe, Boss, mga bossing, meron na tayong way para mabayaran yung utang nating pagkalaki-laki. Mag-invest lang tayo kay Papa Don. Diba? Mababayaran na natin yung mga foreign and loans natin. Lahat ng mga, ano, ilang pala yun. Diyos ko naman. Isan. Ito na kumalan ng gulong idol ko. Pwede. Madidismiss yung kaso mo sa korte ko. Attorney. Ako may ano, may magtatapat lang ako ha. Kasi so, ito talaga si ano, ito si nag-invest ka talaga. Gano. Hindi si Don Chioto, malayong pinsan ko talaga 'yan. Malayong pinsan ko 'yan, oh. Ang buong pangalan ko talaga, Shimni Chioto Anyol. Magpinsan talaga kami. Kaya pala. Tayo lang katwira. Para may content yung kabila. $1 is to $1. Ayan. Paano? Tuloy natin. Bukas kumay tayo fiscal. Ay, ano ha? Sa mga kasama natin dito sa cash drop ha? Kung may kukunik po ninyo yung mga usapan namin nila Boss Mike ni Piscal, kaya po niyo i-connect yung situation na yun sa situation ninyo sa kasarap. Wait lang. Almost the same lang, na po yun. Wait lang, tayong kasama dito sa taas. Ma'am, Boss Jay, ikaw yata yung kasama ni Takeru, di ba? Na may itatanong daw po. Ayaw nga. Hindi. Tinabayaan nyo na ng pabira. Tinabayaan nyo na. Eh, sorry naman. Doon na ulit tayo sa GC magkagulo. Boss Jay, nakawala na. Teka lang. Sige, Puskal. Kasi, ano, meron pa sa dito. Okay, ganito. May nagmura pa lang sa post ko sa YouTube. Ay, may channel si Piscal pala. Kailangan natin i-promote yung channel ni Piscal. Piscal, okay. Yung channel mo sa YouTube. Promote mo. Sige. Support ka natin ko ni Marrojas. Diyos ko. Sino yan? Bakit kailangan namin mapanood yung mga videos mo, Piscal? Ano yung channel mo dito sa YouTube? Attorney Tips by Attorney Haji. Attorney Tips? Oo. By Attorney Haji. Parang ibangan ko lang kasi ito eh. Nasa simula. Ano, pakilagay sa community ninyo yung kanyang channel, si ano, si Piscal Haji, Attorney Haji. Papost na lang sa DC yung ano, yung link. Okay. At least, paano na ito? Yung Torn Tips by Attorney Haji. Yun. Okay. Si ano, pasensya sa mga ano, kasama natin, medyo kinulang tayo sa oras, tuloy natin tomorrow. Maganda naman yung topic yun. Diba? Oh. Update. Nag-update naman tayo. Nag-react na naman tayo. Oh. Yung cast trap, diniscuss. Tapos yung et cetera, nung dulo, yan, nag-init yung idol niya, yung ano, yung idol ni Boss Mike. Eh, kasi kayo eh, nagtataka kayo. Imposible. Pinaliwanag na ng idol ko, hindi nyo pa naintindihan yung barter na negosyo ng idol ko. Oh. Sensya na, sensya. Boss Mike, barter yun ha, barter. Ha? Barter. Hindi barter, barter. Hindi, sabi niya ako, kaya first time ko makakasama si Fiscal Haji dito, I salute yung sobrang yung dedication niyo sa advocacy niyo. And I do hope na 'di ba
makasama na ho namin kay regular, lalo na sa United Torino Warriors. So, kailangan ho kayo ng mga kababayan na katulad ng mga naisip okay dito para lalo lumakas yung grupo natin. Hopefully, sabi ko nga, the ultimate goal is we can, di ba, have a voice that can, ano, that can move or that can effect change. Yun naman ang sana ang goal natin. Yun. Salamat po, Piskal. Ha? Salamat teka po, muna. Hindi mo laging ko lang ho. Nagpahabi lang ho ako. Welcome. Piskal, liliwanagin natin sa mga manonood, nagparoday lang ho ako ha. Baka mamaya sabihin nila eh, totoo tayo, nagtatanggol to sa isang ha, inaakusahan na maraming tao na tulad natin na kahit wala pa nagre-reklamo, alam nyo na. So mahirap muna magsalita ngayon, maaaring bukas o sa makalawa, pwede na tayong magsalita. Tulad nga lang sinabi ni Piskal, meron lang nagre-reklamo. Si Piskal lang nagre-reklamo. Wala siyang nagre-reklamo. So matulungin siya. Yun yung basic press. Bakit nagbalik kayo na role? Ano ba? Pusa nga ulit. Piskalani mga ulit din talaga eh. Anyways. Salamat. Piskal, pag ano, salamat po. Marami rin sa pag-akyat mo dito. At kahit pa paano niliwan namin. Kapatid, salamat po, Boss Mike. Thank you rin po. Mga kabalidad sa baba, Akirami Luz event. Thank you sa mga nanonood, Jimmy. Aboy, magandang gabi. Salamat po. See you again. Bye-bye po. Piskal, thank you. Piskal, pwede na, ano, para yung ginawa ni Boss Mike, press na natin yung leave. Ito, just ano, mag-leave na tayo. Bye po, Piskal, ha? Jimmy, kapatid. Bye-bye.